Naglaban nga ngayon ang Lakers at ang Grizzlies. Back-to-back na laban nga nilang dalawa sa bahay ng Memphis. Sa unang quarter pa nga lang, itong Los Angeles Lakers ay nagumpisa ng mainit. Pero lumamig din agad matapos na mga turnover nila. Hindi nila na-control ang bola at nanlamig sila dahil doon at bumalik naman ang Grizzlies doon. Hindi na sila naghintay pa at lumamang pa nga sila sa first quarter. Dahil sa turnovers, itong Lakers ay nanglamig. 4-1 turnover ang kanilang pagkakaiba. Natapos nga ang first quarter ng itong Grizzlies ay nagkaroon ng 7-4-1. At ang final score sa first quarter ay 19-24. Grizzlies lead by 5. At ang Grizzlies bench nga ay may 21 points out of the 24 points sa first quarter. So 3 points lang ang in-score ng mga starter ng Grizzlies. Pagdating naman ng second quarter, itong Los Angeles Lakers ay muling nag-init sa pagpasok nito. 8-0 run agad. Si Wesley Matthews ay nakashoot ng 3. Etong si Marcus Morris ay nakashoot naman ng putback matapos mamintis ni LeBron ang kanyang layup attempt. Tapos ito naman, next possession, si Gasol ay nakashoot ng 3-point shot at nagresulta nga ito na pag-timeout ng Grizzlies. Pagtapos ng kanilang timeout, matapos silang mag-huddle, ito namang Grizzlies ang sumagot ng sarili nilang run. Sila nga ay gumawa ng 14-5 run at ang 5 points nga dyan ay nagmula sa player nila na si Dillon Brooks. At matapos ng run na ito, itong Los Angeles Lakers ay nanlamig nga. At ito namang Grizzlies ay nag-take advantage ng panlalamig ng Lakers at sila ay nagkaroon ng 10-point lead. Pero patuloy nga na binuhay ni AD ang Los Angeles Lakers bago matapos ang first half. Siya nga ay umiscore ng 6 points. At matapos ng first half nga na yan, at sumunod naman ang second half, sa third quarter, inumpisa nito ni LeBron ng isang napakahirap na turnaround jumper na kanyang gagamitin din mamaya sa fourth quarter. At matapos naman itong turnaround jump shot ni LeBron, nakakuha nga si Dillon Brooks ng end one mula kay LeBron. Tapos nga niya makipag-agawa ng bola kay LeBron at tumuob nga dito si LeBron James. At nagresulta nga ito ng pagsigaw o pagtont or pag-trash talk neto ni Dillon Brooks kay LeBron James. Sumigaw nga siya ng end one sa harap neto ni LeBron. At based sa history, alam naman natin na hindi nagiging magandang resulta kapag tinatrash talk si LeBron o tinotont. Dahil parang ginaganahan nga si LeBron maglaro kapag tinatrash talk siya ng kalaban niya. At yung pagtatrash talk ni Dillon Brooks ay nagresulta ng 11 points kay LeBron James. Umiscore nga siya ng 11 points sa third quarter. So yung 3 points at ang pagsigaw ni Dillon Brooks kay LeBron James ng end one sa harap niya ay nagresulta ng 11 points para sa Lakers. So ang sukli ng pagsigaw ni Dillon Brooks kay LeBron James ay 11 points. Grabe. At nagresulta nga yan ang muling pag-timeout ng Memphis Grizzlies. Matapos nga ni LeBron na ma-shoot ng 3 ay nang trash talk nga rin siya. Pero hindi natin alam kung sino yung tinrash talk niya. Baka yung mga Grizzlies player din. At nagpalitan na nga lang ang Grizzlies at Lakers hanggang sa matapos ang third quarter. Ang score nga dyan ay 68-67 at Grizzlies nga ang may hawak ng kalamangan dyan. At pagkatapos naman ng third quarter, pumasok ang fourth quarter, patuloy na ang Grizzlies at ang Los Angeles Lakers ay palitan lang ng score sa buong 10 minutes sa fourth quarter. Ang score nga ay 82-81, may 1-point lead ang Los Angeles Lakers. At dito nga nag-umpisa ang pag-takeover ni LeBron James with 2 minutes left sa 4th quarter. At kinuha na nga ni LeBron ang bola. Tapos ang first shot niya nga ay turnaround tough jumper na sinabi kong gagamitin niya din mamaya. At hulaan nyo kung sino ang bumabantay sa kanya. Si Dillon Brooks na nag-taunt sa kanya nung sa 3rd quarter. Matapos naman ito ng kanyang first shot na turnaround jumper, second possession ng Lakers matapos silang makakuha ng stop, etong si LeBron at si AD ay naggawa na nga ng pick and roll at nagresulta ito ng dunk ni Anthony Davis matapos ang pasahan ni LeBron. Makatapos naman ito, third possession in a row, shot clock running low, etong si LeBron James, another turnaround jumper. Another turnaround tough jumper. Ulitin ko. Guess what? Sino ang bumabantay sa kanya? Siyempre ang nang trash talk pa rin sa kanya na si Dillon Brooks. Lakers lead by 5 matapos ng turnaround jumper neto ni LeBron James. Next possession naman, para sa Grizzlies, pinalpal nga ni LeBron James ang layup attempt ni Brandon Clark. At matapos nga nito ay parang naging malinaw na kung sino ang mananalo sa game na ito. Itong Grizzlies ay nag-tried na mag-comeback pa at the end pero kinapos nga sila at nanalo ang Los Angeles Lakers 94-92 at meron sila ngayon 6-2 record. So summary sa buong laro, itong both team, Lakers and Grizzlies ay hindi maganda ang kanilang nilaro. Buong game yan, simula pa lang ng first quarter hanggang sa fourth quarter with 2 minutes left.
Kaso nga lang, noong 2 minutes na nga lang, etong si LeBron James ay nag-decide na magte-takeover na siya sa laro at gusto niyang kunin ang panalo para sa Los Angeles Lakers. And then guess what? Naging successful nga ang pag-takeover ni LeBron at nanalo nga ang Los Angeles Lakers. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!